Hello mga Marshins, and we're back, and today we're gonna eat again because we have nothing to do, so magpapataba muna tayo ngayon. Pero I have another special guest with us today, and I'm eating with my mother and father again, and he's a comedian and an actor, and he's also a pilot, and he's like almost everything in one, like our other special guest at last video. But we're gonna be eating seafood today with him, and I'm so excited and hungry because I barely ate breakfast for this. Hope you enjoy. And here is our special guest, is Tito Kevin Cash. How are you? Are you hungry? Yes, yeah, super hungry. Me too. So what's this? So we have seafood. We have crabs. Mm-hmm. And this one, what is this? It's like a sauce or something. I don't know. Yummy. How are you? I'm good. Okay. So, let's go. Let's Did eat. You know this is wearing a pipe? I'm good. When he just entered the house, I already know because I observed what the person is wearing before I observed their face. Sorry. First of all, I would like to say thank you to this shirt to pilot Captain Pilot Man Ed for this shirt. So thank you so much. Ay, thank you kay ano sa Dampa Express sa Brick Road Santa Lucia branch. And you yeah. Say thank you to Tito Simon. Tito Simon Lim. Thank you Simon. Thank you so much. Kay paring Simon sa nagpadala niyan. Thank you paring Simon. Ano siya eh? Mix Bilao. Tapos 1188 ang presyo niya. Pero pang good for 3 to 4. So ito rin ba mas ito kasama ko? Thank you sa akin. Thank you kaya din. Thank you. Dito sa sauce, thank you rin sa akin. Thank you rin. So guys, maraming salamat nga pala sa sponsor natin, ha, si Sir Simon Lim. Dampa and of course Express. To Ate Rose for making us families. And the rice. Dampa Express. Dampa Express, yes. Santa Lucia. Yeah. Kaya na natin yan. Bale ito, parang tatlong crabs na malalaki yung kasama. Tapos ang daming hipon. So, sakto yan. Oh, let's start eating na. Go get rice mo. And remember, we'll also be asking some questions. Not only kain. Yeah. So, you first, Marla. Para we will learn things about Kuya Kevin. What do you want to know about Kuya Kevin? A lot of things because I want to learn so many things about Like. So, malaman. So, the first question is, when and how did you become an actor? Okay, so I started 2006 and I auditioned to one of the reality search in GMA, which is Starstruck. That's 2006. Kailan ba pinanganak si Marla? 2011. So hindi mo pa siya talaga naabutan. So nag-audition. Ako nanonood ako nun. No, Starstruck. Oh. Ante, actually, yung first batch talaga. How old was ako? Ano lang ako nun? 27 ako mga 17 noon na. Ako 17. Ako doon tayo busy ako. Busy. Tama, 10 years ang gap natin. 31 ka, di ba? 32. Ako 41. Mag 40 next year pa. Marla, ano siya? Same age with your ate. Oh! So 2006 pala yun. Ano ka ba, finalist? Oo. So nag-audition kami. I remember kaming dalawa ni Papa. Magkasama kami sa kamain ko na. Mm-hmm. Isama kami, pumunta kami ng GMA. Siguro mga 3 a.m. in the morning. What? Yes. So, were there any goals? Ha? Were there any goals? No. Walang ganun. No. So, only pumunta in America. Yes. So, pumunta kami ni Papa sa GMA. Mm. Tapos, ang dami ng tao. Talaga? Kasi siguro mga... Anong batch yun? Batch 2. Mm-hmm. So, parang nag-audition, dumating kami doon ng 3 a.m. Okay. Tapos, ang tao na, grabe. Kasi wala pa yung bagong building sa likod ng GMA. Oo, mali pa na. So, bago lang kasi yung, ano eh, yung building doon. Yeah. So, dumating kami, gulat kami, kala namin walang tao kasi 3 a.m. in the morning. Pagkakita namin, kasi punong-puno, siguro mga estimated, mga 80,000 yung tao sa lahat. Wow! Yun sa buong yun? Oo, kasi ano siya eh, yun yung after kasi ng batch 1, di ba sobrang ingay ng batch 1 nila Marcel. Sino nga ba yung batch 1? Nila Jeneline Mercado, sila yun eh. Tapos, nung after nung batch na 1,
biglang pinasok agad si batch 2. Kaya sobrang init pa nung tao. Ah, okay, okay. So, imagine, from 3 a.m. in the morning, nakapasok ako ng GMA, 11 p.m. in the evening. Wow! Grabe! So, ganun. Yun, grabe. Yes, 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 yes. At kala ko hindi na kami makapag-audition dahil nga akala sobrang late na. So, buti na lang nakapag-audition. Tapos, after that, siguro after 2 to 3 weeks, kala ko wala na eh. So, biglang tumawag. Of course. Look at me now. Oh. Yeah. Diba? Diba? I'm an actor. I'm also a pilot. Yes. So, it's all worth it. All the sacrifices, all the tears, all the pagod. So, it's all worth it. Sa 80,000, ilan ang kinuha? Sa 80,000, 100. So, talagang akala namin hindi na dahil kung makikita mo kasi ako noon, hindi talaga ganito yung itsura ko. So, sobrang payat. Tapos, pwede yung mag-artist. College ka ba noon? Wala. Hindi pa ako tapos ng school noon. High school pa lang? High school. Ang sarap. Ang sarap ng timpan ng lipon. Sobrang sarap ng lipon. Anong... Fresh. Anong pinerform mo ng audition? Hindi. Kumanta ka, sumaya ka. Wala kasi akong talent pagdating sa mga ganito. Bilado. Wala talaga. Hindi, anong ginawa mo? Hindi kasi, nung bata pa ako, sa Laguna kasi kami nakatira talaga. Okay. So ngayon, si Papa, gusto niya talaga akong mag-artista. Ako ayoko. So yung dream ng tatay mo. Kasi ang gusto ko lang talaga is maging pilot. Dati pa. Thank you. So, pinapractice niya ako laging umarte. As in, kahit saan kami, sa bahay ng lola ko, sa bahay namin sa Laguna, talagang lagi niya ako pinapakita. So your father really wanted to. Yes, tama. So, he wants me to become an actor, but I don't like. So, you learned how to like it? Eventually, yes. Pag medyo tumagal-tagal ka na dun sa industry. Yes, you learn to love it. Me and my friend, on my friend's birthday, we did like a role play. Mm-hmm. Tapos, it's like the best role play I've ever done with my friends. Yung mga sampal-sampal, gano'n may iyakan. Wait lang ah. It's not as easy as you think. Once na, pag sinabi mong actor ka, pag sinabi iyak, iiyak ka lang, no? It's more on emotions. Yes. You need to train. Hindi siya pwedeng effect talaga. So, kailangan talaga. Kasi pangitig na pag-alabit. I think of something sad. I think of something sad when I cry. Bakit mabilis siyang iyak kahit? So, mababagay-artista yan? Maybe, pero nagbablog na nga. Gusto ko drama. Mabalaga? Yung mga teleserye. Diba? Sarap. So, my next question is, what are your sports and hobbies? And especially during this... I have a lot of sports. Do you do running? No. And you will. Look at my body. Look at my body. Tumatakbo nga ba akong tumatakbo talaga, anak? Basketball, di ba? Oo, pero hindi talaga matuto. You guys play basketball football together? Football ata si Kuya Kevin eh. No. You guys play basketball? Yeah, we play together. That's where they met, actually. Became friends. That's one of my question now. I know how. Yeah, and then, into motorcycle. And then you become besties. Yeah. What hobbies you do during... Actually, the first love... My first love is motorcycle. Racer ako dati. Kumakalala ako ng motor talaga dati. Habang nag-artista? Hindi pa. Before? Before pa. Saka rin ba yung kart? Go-kart din. Go-kart, airsoft. I don't like driving stuff. I don't like biking. I don't like any of those kasi I remember Papa bought me a bike when I was a kid. Tapos, I didn't like pedal. I just boom. I just like boom. I just put my feet like that and then I moved like that. And then Papa bought me a big bike when I grew up a little. And then I still do like that with my feet. I didn't want to do anything.
I have no interest in cars, no bike. So what's your sport? What's your sport? Volleyball and rugby. Ah, volleyball. Badminton, you like this? Yeah, I like badminton. Before, I used to do like that, and then it just goes on my head. Para ako pala si Kuya Erwin. Ganun ka rin ba maglaro? Na alin? Badminton. Yung hindi tinatamaan? Wala. Hindi talaga ako. Me, at least, I can do like that. Fairness. I can also do smash or everything. Mm-hmm. Oh. Dali. Mas matalo pa ako nung bata pag naglaro tayo. Si, ano, Tito Kevin, pag nag-ride kami ng motorcycle, na motorbike. Nabilis ba siya magpatakbo? Lagi kami iniiwan. Kasi nga nag-racing ka. Naiinip. Kaya ako pa naman, pag nagmotor ako, lagi akong pasyal-pasyal lang. Wow, talagang napakabait talaga ko yan. Ikaw na eh, ikaw na. Alam mo, napaka-perfect mo talaga, no? Napaka-perfect mo talagang tao. Ano talaga? Ang sarap na ito. Sarap, no? Sarap ng timpla niya. Diba yung timpla? Yung sabaw, pwede ng ulam eh. Sakin, no? Alam mo, tirahin mo na yung ano, crab. Go! Tirahin mo na, sa'yo na isa. Marla, I have a question. Yeah. How old are you? 9. So, why do you became interested in vlogging? Okay. Before pa, I like watching YouTube. My favorite YouTubers are Cooks World C. Tapos, me and my mom and dad decided to make a vlogging channel. Paano ka na, ano, na, di ba, nag-artista ka? So, nagtatanong ka na sa akin ngayon? Tama! Kasi sa akin. Sabi mo kasi kaya ako nagtatalita, ano lang yan. Para ayun, hindi ka nagtatalita, oo. Sige. Kasi, di ba, nag-artista ka? Yes. Tapos, habang nag-artista ka, di ba, nag-aral ka pa ng college? Mm-hmm. Sabay, tapos nag-aral ka pa ng... Bloopers! Sorry! Sabay-sabay yun eh, college. Nag-artista, tapos nag-piloto ka pa. Actually, mahaba yung story. Mahaba, so, paiklin ko na lang. Okay. Long story short. Yes, yeah. Long story short, okay. So, hindi talaga ako nagtapos ng school. Wala, as in, first year high school. Okay. Kasi wala. May pera kami dati. Okay. Okay. So, may nangyari lang na isang disaster dun sa business namin sa labi. Okay. Kaya biglang na-down. Kasi talagang super down. What happened? May nangyari ba? Oo, may nangyari na disaster na... Parang pagsubok na lang. It's a trial, no? It's a very, 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 ano... Would you cry? No, it's not. Pag umiyak ako, hindi rin ako makakapag-isip kung paano gagawin ko para makatulog. And makatulog sa Yes. And, anyway. So, dahil nga gusto ko magpiloto, tapos namalim kami talaga ng pera. So, paano ko makapag-aral? Paano ko? Eh, hindi ka makakapag... Hindi ka magiging airline pilot nang hindi ka tapos ng college. So, yun nga. Ang the best na ginawa namin is, nag-audition nga as... Napilitan na talaga ako sa... mag-audition or mag-artista talaga. So, hinintay ko, naghintay kami, nag-ipon pa ako ng mga ilang years, like... mga 15 years. Kailan lang ako nag-start mag-aviation? Parang 3 years ago. So, nag-invest ako, nag-ipon ako ng ilang years para lang makapag-aral. Then, eto na, nung nagkaroon na ng opportunity, pinagsabay-sabay ko na, tinapos ko yung high school, then sinabay ko rin yung college. At the same, no, hindi, pasok yun. Pasok galing yun. Ni Kuya Kevin. So, nangyari, siyempre, ang school ko sa aviation is sa Clark. Tapos, ang school ko sa college sa Arellano, sa may Manila. So, pag may lipad ako, tapos meron naman akong klase, lipad muna ako sandali dahil doon naman ako nakatira sa Clark. Tapos, uuwi ako para naman sa college, para sa class. So, ganun siya ng ilang years. Pero ang galing, di ba? Yung natupad mo pa rin yung pangarap mo talaga na maging pilot. So, kailangan mo talagang kumilos para maabot mo yung dream mo. Oh. Kailangan talaga focus, nandun lang sa, yung mindset, nasa goal lang. Maraming trials, but kailangan mong kayanin yung trials na yun. Kasi after you reach your goal, it's all worth it. Kaya ako nagte-training noon, Marla, kaya ako nag-flight simulator because mag-start na ako maybe next year for real airplane. Wow. So next year. So
I need to prepare myself. No, pero nag-try na siya ng real plane, pero this one, nag-aal siya ng bigger plane. Mm-hmm. Passenger. Yung ano na, commercial. Commercial plane. Na. Wow, you're gonna be turning to Captain Tyler? Yeah. Mm-hmm. Wow! Captain na siya. When I go to Korea, you will be the one driving, mister. Of course, dadating yun, dadating. Mm-hmm. Narinig ko ya, Kevin, alam mo yung ano mo, yung story mo? Ano siya? Inspirational. Oo, oh, okay. Actually, anong nangyari? Diba? Ang dami tumatawag sa akin sa, kunyari sa PAL. Inaano nila ako sa mga, parang guest speaker. Sobrang nangyayak kasi talaga. Hindi ako sanay kasi nung gano'n. Yung magsasalita ako in front of the ano. Meron pa ng artista na nahihiya pa rin magsalita. Hindi, iba kasi yun ate. Mm, iba kasi yung nandito ko lang sa surroundings mo. Na sa yung kasi different world eh. Para comfort zone mo na yung... Oo, yung sanay na siya eh. Yeah, pero malay mo, baka pag, sa, pag nagsalita kang ganun, maraming mga bata pa yung ma-inspire mo din. Thank you so much, Tampa Express and Pete, I mean, Kuya Kevin, for giving all his time or his time so we can film this vlog. And thank you for all the viewers for taking time to watch this. And thanks for watching. Please like and subscribe. And turn on the notification bell to get notified to all my new videos. And I'll see you soon. Marla out. Marla out. Bye.